Kasi may, kumbaga may mga nakaabang sa'yo eh, may mga taga-scout eh. Oo, may scout, may scouters eh. May mga boy scouts. So, may mga scouts. Ang mahirap kasi dito, kaibigang Wolf, kung ikaw ang NXP, kailangan yung early game mo pa lang, gera na kayo ng, kumbaga, ma-utilize yung mga ultimate nyo. Kasi, again, it's going to be hard to position yourself. Lalo na Claude ka eh. Kumbaga, pwede ka matrap, pwede ka ma-stun. Mm-hmm. Ang good thing lang, siguro, kung Claude dito ni Renny J sa side ng NXP, yung mga new pets kasi dito ni kaibigang Zaz, pwede niyang gamitin pang Art of Thievery. Yeah. So goods pa din. Ang problema lang yung positioning talaga. Kailangan maganda kung ikaw ang NXP. Oh, interestingly, si Kelra ay nag-EXP lane. Oo. Oh, oh. Tapos gold lane para kay Renjo on this Paquito. At ngayon, ito na ito yung ano, Dalaw. The Dalaw Jutsu. Dalaw Nation. Dalaw Nation. Kung saan yung marksman mo, kung tingin mo ay mahihirapan siya sa first two levels, lalo na kay Claude, di ba? Ang kailangan mo lang gawin ay hintay magka level 2 si Claude. Tapos pwede mo nang iwan yan kasi meron na siya BMI. Tsaka mahirap dito ang kalaban ni Renny J, si Pacquiao. Sa bagay. Medyo tagilid eh. Lugi talaga. Kumbaga ang Paquito right now, probably one of the strongest side lanes na yes. Hindi mo mabasa, akala mo, mapapatay mo na. Pero kapag biglang nabuo niya yung stock, biglang magulat ka, buhay pa siya. At ikaw pa yung mabur-burst. So yeah, I think fully aware si Renny J and Yawi Dan. And here we go, yung unang pasok dito ni James. First blood para kay Kelra, pero James will pay for the price. At yun yung bago ngayon sa ML, no? Kung dati, apat na hits yung Torre bago ka mawala. Ngayon, tatlo na lang, yatap ka na. So, kailangan, aware ka din doon, kaibigang Wolf. Halos, sabihin na natin halos doble yung in-increase ng damage output. So, imagine this, 40% dati, tapos parang 75% na ngayon yung next hit, which is very strong. So, hindi ka talaga pwede mag-tower dive. Plus, the fact na mas kumukunat yung mga heroes under turrets na may energy shield pa. So, kumbaga kung meron pa naitang shields sa torre at doon ka nagtago, meron ka plus armor ng kaunti. Yeah. Ngayon nga lang, it's a Benedetta. Alam natin, malakas siya pang, pang burst damage, yung mga burst physical damage siya. So, James taking full advantage of the weakness of the Zask. Kaya kailangan pa ni Zask dito, kailangan pa ni Kelra dito ng kanyang ultimate para kahit papano makapag-dodge balls. Meanwhile, James coming in, tatamaan siya dito ng pana. At libreng turtle para dito kay Roger Tol, H2O. Maganda nagiging rotation dito ng NXP, na protektahan si Renny J sa baba. And nako, binigay na kayawi yung mga action Jackson type ng hero, kaya Wolf. Mm-hmm. And I can see for NXP yung konting notch nila para kay Renny J. Parang okay na eh. This level 5 as of this moment, dahil sa tulong ni Yawi sa una, si H2O, hindi na niya kailangan ng tulong kasi isa siyang Roger, so napakadali mag-jungle on his side. And overall, NXP, lalong-lalo na yung kill ni James dun sa may top lane, this allows them to have a very good early game ngayon. Yeah. Sa unang 3 minutes sa ating laban, lamang sila ng 1,000 halos. Napakalaki nito. Knowing na nakakuha sila dito ng libreng turtle, tapos libreng Lito Wanderer, kaya na ngayon sumugod dito ng Joet, pero papasok muna dito si KLBJ. KLBJ, makakuha pa siya ng isang kill dito. May tusok na pagganap. 1-1 ang mangyayaring exchange. Meanwhile, Renjo is also here. H2O, papasok lang ng kanyang wolf pounce dito, pero mukhang magbaback na din. 1-4-2 in favor of Execration. Wow. Okay, so that is actually a great equalizer coming out from Execration. Nakikita natin lamang na ngayon ng 100 gold si Ling over the Roger. This is because of the 2 kills na nakuha ni KLVJ. Tapos si H2O ay isa lang. Uh-huh. And nagbantay na rin talaga yung gold. But NXP in just a snap ay nakakuha na ng konting lamang din. Especially because Renny J is farming so well. Pwede tayo makapag-expect ng 4-minute na Demon Hunter Sword mula doon kay Renny J. Yeah, napakabilis nito, especially up against a Baksha na kayang-kaya ma-burn. So medyo free-reigning si Renny J dito sa kanyang Claude. Meanwhile, Wolf James dito sa side ng NXP, trying his best to rotate na naiiwan ngayon si Kelra sa top lane. Mukhang stay lane lang. Ito ang I think kailangan i-utilize ng NXP kasi ang Zaz, hindi siya yung type ng hero na bibisita eh. Yeah. Kailangan siya yung binibisita. Oo, kailangan siya yung binibaby. Tama. Oo. Well, kaya naman din si James ay may freedom pa para pumunta sa mid lane. Kasi Benedetta, alam natin, may sword intent. Oo. Which allows na madali siyang pumunta sa kung ano-anong part na mapa. And now, NXP, will they actually concede this turtle? Alam nila ngayon na nasa taas pa si James. Kalahati na ang buhay ng turtle ngayon. Tatama ang pala dito. Pero napakagandang ejector mula kay Yawi. Chuck no pulado ngayon. 3K ang buhay ng turtle. Ooh. Nice knock up para dito. Of course, kay Renjo. Meanwhile, ang kukuha ngayon ni KLBJ yung turtle. Kailangan tumakbo ng side ng NXP. Dahil papasok dito, of course, KLBJ. Nice ejector muli para kay Yawi. Double kill para kay James dito. Ang daming nangyari sa laban. Pero lamang dito ang NXP pagdating sa exchange. Pero
nakuha ng execration ang turtle. An eye for an eye, Mr. Wolf. Ang ganda na sa, ang ganda ng setup, honestly, coming out from Renzio. MXP, mataas na talaga yung damage output nila. Katulad ng nakita natin coming out from Execration, yung kanilang lineup ay hindi pa ganun kalakas, especially if Kelra was taken out first. Yung napaka-crucial doon coming out from NXP is the fact na nahuli nila agad si Zask. Nakalam natin ay mataas yung damage output at may kaunting survivability dahil sa kanyang ultimate na pwede siyang sumani doon sa ulti niya. Pero pag na-burst talaga siya, doon siya mayayari. Speaking of burst, yun lang. Ang gaganda ng mga ejector dito ni Yawi onto Renjo. Pangalawang beses na yan. Yawi, doon sa kanyang mga bush ejectors, this is a classic Jawhead play na ginagawa ngayon ni Yawi para sa side ng NXP, kaibigang Wolf. Oo, ito naman, yung alley-oop. Yun lang. Oo, alley-oop. Sabi dito ni Jack, no, ako din marunong, pero pasalamat ka, walang stun ng masyado. I mean, walang damage. Walang setup and damage dito ang Baksha. Well, meron siyang stun. Yeah. Pero next integration, okay na naman sa kanila yung mga ganito since they're waiting for the items on the link. I think nakukintay sila ng perfect timing. The next turtle is gonna be of great importance para sa parehas ng teams natin dahil doon na magkaroon ng bakbakan. Yeah. Parehas magiging level 10 yung dalawa nating mga cores. Ooh. And another one! Iba talaga. Iba talaga, men. Kanina kasi hindi magawa ni Yawi yun eh. Yung mga ganong move sa Angela, ay sa Rafaela eh. Ngayon, nagagawa niya yung mga ano eh, yung mga ambush technique. Pangatlong beses na in this game na nahuhuli dito ang side ng Execration dun sa mga ejectors ni Yawi. Yup, but you can see now the turtle respawning. May, wala nang minus kasi medyo na-tweak yung death timers natin na pag sa late game na talaga sobrang tagal niya. But in the early stages, kaya pa eh. Kaya pa eh. Natitiis pa. Ngayon, talaga mapapatik to kapag nag-death timer ka sa late game. Kayang-kaya. Meanwhile, James dito making place in the bottom side. Bibait niya dito si Kyo PJ. Kukuha pa siya dito ng final blow. Alam ngayon ng NXP na nasa baba yung may retribution sa side ng Execration. Mukhang libreng turtle to para sa kanila. Igi-give up lang to ng side ng Exe. Pero maki-counter go si Jungle dito. Brilliance out dito si Exhort. Meanwhile, nandito na si Yawi and Renny J connection. Pero pasok ngayon si James doon sa bandang gilid. I-atop si Ito Max. Pasok ng Wolf Mounts ngayon si H2O as NXP will take a turtle and will take a life. 12 seconds death timer para dito kay Ito Max. Makikita na natin yung strength ng ating Claude Big. Coming out from Renny J. DHS plus Golden Stuff. Aga! 7 minutes 40 seconds. Sobrang bilis. Naka-avarice din kasi naman yung Claude and this is the right timing. Pero kasi 2-0 and 4. So 6 out of 8 nandun siya sa Makins na yun. Totoo ka dyan, Wolf. Binabanggit mo kanina dito na ang way dito ng NXP to get this game is to do pick-offs. At ilang beses na natin nakikita yon. Renny J with 2-0-5. And tignan mo rin yung scoreline ni Yawi dito. 7 assists. Oo. The playmaker ngayon sa side ng NXP. Yes, and we can see na yung mga solo pickups lang coming out from James. Yun yung part na hindi kasama dun sa control. But technically speaking, Yawi, pati na rin si Renny J, nandun sila sa halos lahat ng laban, including H2O as well. Oo. With 2-1-5 scoreline. So, every single hero or player coming out from NXT ay nagko-contribute. Lahat may ambag. Lahat talaga may ambag, pare. Meanwhile, KLBJ, papasok ng Blink Force dito. The arrow will miss. Yawi, magpapump dito ng kanyang ejector. Tatama dito, nako, sa Neopets. Nako, napamali ata, pero ang gandang brilliance mula kay Exhort. Chango, tatama dito, of course, ang Unstoppable Force. Meanwhile, yatap na rin si Kelra. Ooh, oh no, this is looking bad para sa side ng Execration. H2O, nako, nangangamoy kill. Sabay ultimate dito para kay KLBJ as NXP will still be alive. Execration, tatlong nawala sa kanila, Wolf. Yeah. NXP with good survivability coming out from Exhort. Na bait out yung commitment coming out from Execration. And guess what? 9 minutes pa lang. So talagang maganda, taktong-saktong timing ito into the Lord. NXP, nahirapan silang mapatay ng Execration. Kumbaga, parang si Ginoong Valdez nag-email talaga kay Bigang Wolf eh. Unti-unti na ba natin nakikita ang Game 3? Tatama dito ang trap ni Ito Max, sabay blazing duet dito para kay Renny J. As in James, again, in the side lanes, in the sidelines. Uy! H2? Uy, pero maasim to ng onte ha, H2. Coming in, merong trap na makukuha dito. Tatamaan si James, meron na dodge box. Na eye for an eye, alam niya eh. Oo. He knows, and NXP, hindi pa sila namamatayan ng
ng kanilang mga cores in the last few minutes. Oh. Yaoi might have died, pero ang ganda din ng kanyang ejector play. Really salvaging the fight. Now, NXP, meron silang dalawang cores na online. Meaning to say, yung kanilang Roger ay online. Pati na rin si Rene J. Actually, kahit nga yung Benedetta, maganda na yung farm dito. Overall, NXP are winning the map. There you go. Another initiation mula kay Yaoi dito. Kumbaga kasi si Yaoi, kung pwede mo kasing ihalin tulad to sa pagti-TikTok nila, pare. Si Yaoi kasi yung pasimuno niyan eh. Pag si Yaoi umamba na ng wow, susunod na dyan sa likod nga si Rene J. Chain reaction na yun. Oo, chain reaction na. Tsaka dito si H2O. Gigetli na yung dalawang yun. Ganun yung nangyari ngayon with this Johet pick na, I think, ilang beses na ka-pick off. Tatlong pick off para kay Johet and I think dalawang pick off para dito kay James. Yep. At dahil doon, pupunta tayo sa sinasabi mo na nagkaroon ng farm ang NXP. Ngayon, execration, anong win condition sila dito, Wolf? Napakahirap bigla. It's gonna be difficult kasi yung kanilang Zaska hindi na ganun ka-effective. In fact, yung damage output ng NXP ngayon, lalong-lalo na dahil lamang sila ng 11k, kaya nilang patumbahin agad yung Nightmare Spawn, even yung ultimate coming out from the Zask. Tapos si Ling, mau-awkward siya ngayon kahit sabihin na natin hindi ganun ka-hard CC yung mga nandun sa NXP. Oo. Takot pa rin yan kasi isang ejector play lang, kaya siyang i-burst down. Definitely. This is also because of the items na nakuha ng NXP. And NXP are still winning the map. There you go. Ibibigay dito ng execution yung bottom side. NXP is owning. Alra, kaya lamang ang side ng NXP. And again, Wolf, feeling ko, ano to eh, kumbaga kasama sa script eh. Oo. Kumbaga, tumawag na si Ginoong. Tumawag kasi si Ginoong B eh. Sabi ni Ginoong B, prime time ngayon eh. Prime time, kumbaga, huling laban ng unang araw. Unang araw, tagal natin nag-break. Okay. Tapos sorry nyo lang eh. Parang ganun eh. Sabi ng NXP, syempre hindi kami papayag. Sabi ng NXP, alam naman namin. Kumbaga, isusulat to eh. Nasa storya ng lahat. Hindi pwedeng 2-0 ang XA versus NXP. Here we go. Pasok dito ng Unstoppable Force. Meanwhile, X-Sword. Pasok na ko, X-Sword. Mag-isil dito, pero may brilliant siya. Yung dalawa na mawawala sa side ng Execration. At pwede na ata sabihin, Wolf, here we go. This is vintage NXP na kung alam nilang lamang sila, tatapusin nila yung laban ng agad-agad. Hindi pwedeng 2 games lang. Because we're going all over.